iba pang mga kasaysayan, mga kaparusahan na ipinarusa sa mga naunang nasyon. Ito ay aral, ibra, ika ni Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat kinukuhan natin ng aral maging sa kasalukuyang panahon. Itong tatalakay natin, ano yung mga masasamang epekto ng paggawa ng kasalanan? Huwag nating madaliin, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag nating madaliin, huwag nating tignan. Ang problema ngayon, ang ilang mga Muslim, napakatapang sa paggawa ng kasalanan. O di kaya minamaliit nila yung mga maliliit na kasalanan. O di kaya nangangatwir ang sinasabi nila, ang ilan? Halimbawa, nagsasala siya, hayagan siyang gumagawa ng kasalanan. At iniisip niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay maawain, mahabagin. Hindi niya alam na yung paggawa ng kasalanan maaring umiepekto sa ating mga gawain. Maarahil hindi natatanggap ang ating mga gawain, nababawasan ang gantimpala, o di kaya marahil ikaw ay lumalabas sarili yung Islam dahil sa mga kasalanan. Iyan ang billah. Anong sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. O Muhammad, sabihin mo, ipaalam mo sa aking mga lipin, na tama, tunay na ako ay mahabagin, maawain. Wa anna azabi huwal azabul alim. Subalit, wag nilang kaligtaan ng aking parusa ay napakatindi, napakasakit. Mahabagin si Allah subhanahu wa ta'ala, subalit kapag siya ay nagbigay ng parusa, ay napakatinding kaparusahan. Huwag nating maliitin ang mga kasalanan. Isipin nyo lamang, subhanallah, nabanggit sa hadith, isang babaeng pinarusahan sa impyernong apoy dahil lamang sa pusa na kinulong niya at hindi pinakain hanggang sa namatay. Sabi pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, meron tayong nasasabing salita na marahil hindi namamalayan ng isang alipin, magaan sa kanya. Subalit, subhanallah, ito pala ang magpapalayo sa kanya sa impiya, sa paraiso, at maghahantong sa kanya sa pagkasadlak sa impiya ng apoy.